Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata. Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Mary Jean Sarol na maghahatid sa inyo ng kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa pagbibigayan at pagkakaisa na isinulat at iginuhit ni Emmy M. Padua ng Davao del Norte. O mga bata, handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng bayan ko? Halina't makinig sa bayan ng Kalapan. May isang masaya at tahimik na pamayanan. Ang lahat ay masaya habang ginagawa ang kani-kanilang mga gawain. Isang umaga, may isang maliit na dagang paikot-ikot sa munting bahay na ito. Napansin niyang para yatang walang naninirahan sa loob. Kinabukasan, kumatok siya sa pinto ng bahay, pero walang sumasagot. Naisipan niyang pumasok sa loob ng bahay. Palingalinga siya sa loob ng bahay at kanyang nakita ang malaking piraso ng keso sa sahig. May dumating na isang panaderong daga at nagsabing, "Pwede bang makihingi ng keso?" "Oo naman," sagot ng maliit na daga, at sila ay naging dalawa. Ang dalawang daga ay kumakain ng keso. Nahuhulog na ang mga maliliit na piraso ng keso sa kanilang tuhod. Napadaan ang dagang manggagatas. "Halika, kain tayo." Sumali siya at sila ay naging tatlo. Ang tatlong daga ay kumakain ng keso. Nahuhulog na ang mga maliliit na piraso ng keso sa kanilang tuhod. Dumating ang pintor at nagbaka sakaling may pipintahan. Pero nakisali na rin siya at sila ay naging apat. Ang apat na daga ay kumakain ng keso. Nahuhulog na ang mga maliliit na piraso ng keso sa kanilang tuhod. Ang karpenterong daga ay naghatid ng sulat. Sumali rin at sila ay naging lima. Ang limang daga ay kumakain ng keso. Nahuhulog na ang maliliit na piraso ng keso sa kanilang tuhod. Ang tuberong daga ay dumating para ayusin ang gripo. Sumali na rin at sila'y naging anim. Ang anim na daga ay kumakain ng keso. Nahuhulog na ang mga maliliit na piraso ng keso sa kanilang tuhod. Sa kasarapan ng kanilang kain, dumating ang karpinterong si Ambo. Sumali na rin siya at sila'y naging pito. Ang matadero ay dumating at nagsabi, "Ang sarap ng keso." Sumali na rin at sila ay naging siyam. Ang siyam na daga ay kumain ng keso. Nahuhulog na ang mga maliliit na keso sa kanilang tuhod. Nagmamadaling dumating ang tindera. Nakita ang keso at nakisali na rin. At sila ay naging sampu. Ang sampung daga ay kumakain ng keso. Nahuhulog na ang mga maliliit na piraso ng keso sa kanilang tuhod. Ang sampung daga ay palingalinga sa paligid. Dahil ubos na ang keso. "Paalam," sabi ng bawat isa. Sabay-sabay silang umalis sa bahay. Silang lahat nagsiuwian na. At wala nang natira. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matutok.